Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdamal, magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyong mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matag ang aming loobin. Sa tunay na kasiyahang matagpuan sa iyong piling, sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya, yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig, pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik, ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Pagkat siya'y dumarating, magahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Poong hukom ay darating, taglay ang katarungan natin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia.
Panginoon. At sumaiin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayun din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000, wika niya, "Panginoon, heto po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, "Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko." Sinabi ng kanyang Panginoon, "Magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan." At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. "Alam ko pong kayo'y mahigpit," aniya. "Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo." "Masama at tamad na alipin," tugon ng kanyang Panginoon. "Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Ngunit kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy, tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Padre. Atin munang palakpakan, purihin ang ating dakilang Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Ganun din ang ating dakilang patron Santo Padre Pio na laging nakikinig sa ating mga panalangin na nagtataas sa Panginoon. Palakpakan natin Santo Padre Pio. At nawa ang inyong mga hinaing at panalangin ay kanyang itaas, pakinggan, taas sa ating Panginoong Diyos.
Mga minamahal na mga kapatid, ang ating mga pagbasa noong nakaraang linggong ito ay mabibigat, ano? Ngayon, lalong higit, ay tungkol sa ang Panginoon ay aalis, ano? Siya'y maglalakbay. Sino gayong maglalakbay? Si Jesus, ano? Sa kanyang pag-alis, bago siya umalis, siya'y nag-iwan, nagbigay ng mga regalo. Ano? Nagbigay ng talent, ng kakayahan, nagbigay ng salapi bago siya naglakbay, bago niya iwanan. At nakita niyo dito, ano, binigyan niya ng 5,000, 2,000, 1,000. At ang pinakamaganda dito tingnan natin, yung binigyan nung kakaunti. No? Binigyan ng 1,000. Anong kanyang ginawa? No? Ibinaon. Bakit niya ibinaon? Sapagkat, iba ang kanyang tingin sa kanyang amo. Itong tatlong ito, magkakaiba ang tingin sa kanilang amo. Ang tingin nito sa kanyang amo ay hindi generous. Matapang ito. Ito'y masungit na amo. Ito'y gumagapas ng hindi naman siyang nagtanim, naghahasik. Hindi naman siya naghasik, siyang nag-aani. Ibig sabihin, masamang amo ito. Yan ang tingin ng aliping ito. Kaya siya ay takot. Samantalang yung dalawang alipin, ibang tingin sa kanyang amo. Generous yung amo. Kita ninyo ang pagkakaiba ng dalawa, no? Yung una, yung dalawa, napaka-generous ng amo namin. Pinagkalooban kami. Ano? Pinagkalooban. Kaya anong ginawa? Kaya si Yali malayang malaya dahil ang tingin niya sa kanyang amo'y napaka-generous sa kanyang alipin, naging malayang malaya itong alipin ito kung ano ang gagawin sa ipinagkaloob sa kanya ng kanilang Panginoon. Anong ginawa? Ini-invest at tumubo. Mga minamahal na mga kapatid, no? Si Jesus ay, sabi nga, siya'y naglakbay, ano, at dadating siya sa wakas ng panahon. Ang Diyos ay nagkaloob sa atin ng napakaraming biyaya. May ang problema sa tao, laging ang tanong, nasabihin ng tao ay, kung ako lamang ay ganito, kung ako lamang ay maraming ganito, nakakalimutang ng tao na siya'y pinagkalooban ng napakaraming biyaya, pero ang nagiging tingin pa rin ng tao kung saan siya kulang. Ano? Kaya hindi siya lumalago. Kaya hindi siya, sabi nga, kung anong meron siya, minsan nawawala pa. Bakit? Pinababayaan niya kung ano ang ipinagkaloob sa kanyang kakayanan ng Diyos. Kaya mga minamahal na mga kapatid, inyong pagnilayan, ano kayang ipinagkaloob sa akin ng Panginoong Diyos sa edad kong ito? Inyong tanungin ang inyong sarili. Napalago ko kaya, pag ang Diyos kaya'y dumating, sa kanyang pagdating, dalawang bagay. Una ay di yung second coming. Ang padalwa ay di yung ating kamatayan. Pag tayo magsusulit sa Diyos. No? Pag tayo kay magsusulit na sa Panginoong Diyos, ano? At tinanong tayo, yung ipinagkaloob ko sa iyong kakayanan, na pagyaman mo kaya. Ano gang ipinagkakaloob ng Diyos sa tao? Ano gang meron sa Diyos? Ay di pagmamahal. Pag-ibig. Ang ipinagkakaloob sa tao na dakilang gift sa tao, yung iyong kakayanang umibig, magmahal sa kapwa. Kaya ang tanong, pag ngayon sa iyong edad na yan, hindi ka pa marunong umibig, magmahal, magmalasakit, magpatawad sa iyong kapwa, yan ang dakilang talent na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ano? At dyan tayo magsusulit. Paano ka umibig? Paano ka nagmahal sa iyong kapanahunan? Ano? At makikita ninyo yan sa mga taong nakapalibot sa inyo. Ang tingin ba sa iyo ng iyong mga kasamahan ay katulad nung naunang dalawang alipin, ikaw ay generous? O yung huling alipin na ang tingin sa iyo ay madamot ka,
ang tingin sa iyo'y magnanakaw ka, ang tingin sa iyo'y mandaraya ka. Dalawa, iba't ibang tingin ng tao sa kanyang amo. Kaya mga minamahal, ngayon ay ating pagnilayan ng ating mga sarili habang tayo lumalapit ngayon sa Panginoong Diyos, nawa ang mga biyayang kanyang ipinagkaloob sa atin ay ating mapalago. At para makapagsulit tayo sa Panginoon at ating sabihin sa Panginoon, heto po ang inyong ipinagkaloob at ito naman po ang kanyang tinubo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagamit mo kami ng iyong pagkupkup. Pakundangan sa isang pampalagi ang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan na iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo'y likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpapugay sa iyong kadakilaan. Dinarakilan ang lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang dinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihadi niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang magpapatawad namin sa nakakasala sa amin.
ipahintulot sa tukso at ihatiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayang kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aming buhay.
ito'y para lamang sa iyong kaluwa natin. Ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ang tanging ni nanais ko ay mata mo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iwanan ko, wala nang kailangan, sapat na ito. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampon, aming buhay. At kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kaluwalhatian. Ito'y para lamang sa'yo. Lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan Ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, monghim banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po'y binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos,
maging matatag at matibay sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ipinaalam rin po namin mula sa Main Art Entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng Pambansang Dambana. Ikatlo, panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Hinihikayat natin ang klego, clean as you go, sa Pambansang Dambana. Paalaala po, huwag iwanan ng kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ikaapat, palagi po nating tandaan na Pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio, sa 10 ng Setyembre ay magkakaroon po tayo ng libreng medical, dental, and surgical mission. Ito ay operasyon tanggal bukol, tumor, luslos, hernia, bingot, cleft lip at iba pang bukol na panlabas. Adikain ng programang ito na makatulong sa walang kakayahang magpa-ospital in collaboration with USD Medical Alumni Associations through Dr. Woon Chai and RP Healthcraft Career Foundation Incorporation, headed by Dr. Sanchez and Dr. August Vergara. Tanging 100 to 150 patients lamang po ang kayang operahan. Para sa mga interesado, ngayong araw, September 2, ay sinasagwa po natin ang initial screening para sa mga interesado. Ito ay magtatagal hanggang alas 3 ng hapon. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga interesado at sa contact number na nakalagay sa screen. Kami po ay humingi sa inyo ng tulong pinansyal para sa pagkain sa ating inilalaan sa mga doktor at pasyente ng ating gawaing ito. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Kung kayo merong pabibendisyonan, inyo pong ilabas. O Panginoong Diyos, kawang bukal ang lahat ng pagkapalat biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos,
Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo na tipayang Kanyang pagkalingat habat, isa buhay pag-ibig. Sa mga nagnanais mag-aral ng rosas para kay Santo Padre Pio.